for today, low calories food muna tayo pambawi sa cheat day. Team sunny side up ka ba or team boiled egg? Comment down below. Sa ating breakfast or brunch, gagamit tayo ng green peas. Pwede naman to sa keto or low carb diet, basta in moderation. Tinanggal lang natin yung magkabilang dulo ng green peas. For this meal, dalawang sunny side up na itlog yung gagawin natin. So, nagpainit lang ako ng butter, tapos nilagyan ko ng onting olive oil. Pagkalagay ng itlog, tatakpan lang natin to. Tapos, depende na lang sa gusto mong luto. Mas gusto ko yung ganito, malasado. Tapos, ipiprito din natin yung isang itlog. Kung ayaw mo yung kanina na runny talaga yung egg yolk niya, masyadong malasado, pwede mo itong gawin, baliktarin mo lang siya para maluto yung ibabaw, para hindi ganun karani yung egg yolk niya, pero malasado pa rin. At para tipid sa hugasin, on the same pan, igigisa din lang natin yung ating green peas. At para sa ating seasoning, madalas ang nilalagay ko lang ay Himalayan salt at saka paminta. Lahat ng ginamit natin na ingredients dito ay low calories. Minsan, yung mga nagkikito or low carb diet, naglo-low calories din sila. Pero ginagawa lang nila to kapag nahihirapan silang pababain yung timbang nila. Sa keto or low carb diet kasi hindi mo naman kailangan mag-count ng calories. Susundin mo lang yung macros and okay ka na. Perfect sa akin yung ganitong itlog at madalas ito yung piniprito ko, runny yung egg yolk. At para sa ating second meal, perfect tong Japanese cucumber. Mas gusto ko tong Japanese cucumber kaya lang medyo pricey siya or mas mahal siya compared dun sa mga regular cucumber na nabibili natin sa palengke. Napakalutong kasi nito compared dun sa regular na cucumber. Pwede mo itong hiwain ng pabilog or pwede din nung kaninang ginawa natin na pahaba. At lalagyan din natin to ng cherry tomatoes. Ang Japanese cucumber, bukod sa low calories siya, mababa din yung net carbs niyan. Cherry tomatoes, mababa din ang calories niyan. At dalawang nilagang itlog. Syempre, mas mababa ang calories ng nilagang itlog kumpara dun sa pinrito natin kanina. Kasi nilagyan natin yun ng butter at ng mantika na medyo mataas sa calories. For seasoning, mas masarap kung lalagyan mo ng parmesan cheese yung ating Japanese cucumber. Tapos regular na salt lang o kaya Himalayan salt at ang paborito nating nilalagay na paminta. Napaka-refreshing ng dish na to. Kasi napakalutong ng cucumber.